kami sa tahimik na bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato, tahanan ng iba't ibang katutubong tribo, kabilang na ang mga Timoy, na kilala sa kanilang tradisyonal na kasanayan sa paghahabi at lumaing kamay. Ang mga Tiboli ay may iba't ibang tradisyonal. Ang mga kasanayan sa paggawa ng mga produktong ito ng Tiboli ay lubos na pinahalagahan ng ating bansa. At dahil dito, maraming kababaihan ang natututo sa bawat isa mula sa kanilang mga ina at lola. Ang mga Tiboli ay mahusay ng mga magbuburda at brass casters. At ang kanilang mga produkto ay pinahalagahan sa mga hangganan ng ating at ng kanilang komunidad. Welcome na mo kamo. Welcome kamo sa visitor nila Lula yang so ako si kapuhan yang Lula Charlie kami ang mabungalit sa so ang kaban ako si nanay si Lula Lula sa libar karong ako na ang kaban mga members sila so na ay may mga members for a 30 woman sa Lula so ang pinala, gawa sa abaka. So, dalawang variety of abaka, female abaka at female abaka. So, ang gamit natin ay female abaka. So, bakit daw female abaka ang gamit natin sa pagkakasin ng pinala? Kasi ang female abaka ay mahilig na putuhon ng masarap. Tapos, mahilig siya. So, kung nakita natin ito, ito yung natawag natin ng abaka. The first process of pag-abi ay pinalang ang pagtutulong ng abaka. Isambay natin sana 1 week pag nag-i-stay. So pag nasripping na natin, kung nakikita natin ang balak, tanggalin natin yan, tapos ilagay natin sa maliit na iba para ang purpose ay naging scratch. So pag nahatot na natin, ang kalabasan niya, ang tawag dito ay pinungon. So, ang gagawin dito ay ang kailangan ng mga weavers natin ay 20 to 25 na bundles upang magkakaroon tayo ng 6 meters na tinalak or 1 roll. So, ano ba ang gagawin natin dito? Una, kung ikaw yung isang weaver, kailangan mo pipiliin na yung matibay na hipla na ganito. Tapos, kuha ka naman ng isang hipla dito. Tapos, ang gagawin mo dito ay isusumpay. Idudugtong natin yan, isa-isahin yan. So, ganito, yan. So, ganyan. So, as ang mga weavers natin, kailangan natin, ubusin natin yung 25 bundles na ganito. Yes. So, ito yung isang bundle. Obligado is 25 bundles, ubusin natin yung lahat. So, pagkatapos nito, meron tayo na parang abola. Ang tawag dito ay binoko. So, ang kailangan ng mga weavers ay 12 na piraso na ganito. Yung sa isa ka 1 roll na tinalas. So, yung 25 bundles na abaka, ang natapos niya ay 12 na piraso na binoko na ito. Upang magkakaroon tayo ng 6 meters na tinalas. So, tulad na sasabi ko kanina, yung matibay na mga hibla, nakikita natin ito. So, at ito yung gawin natin na mga binaya. So, yan. Pagkatapos dito, ang kawayan na yan, ito yung tinatawag natin na puno sandang. Noong unang panahon, yung mga tigulang sa unang panahon, walang mga measurement, hindi ang kardang kalaban. Puno sandang ang tawag dito, the purpose is the measurement of tinalak. Pag itali yung abaka, papunta doon, gagawin na nila na 6 meters na haba. So, yan. So, pagkatapos dito, i-arrange yung mga hibla ng abaka. Tapos, bakit silang lulay ay naging dreamers? Kasi yung mga design ay galing sa panaginip. Dream niya yung iba't ibang mga design. Ang tinalak ay isang sagrado.
sigurado'ng tela na hinahabig ng mga tibol. Tradisyonal itong ginagawa ng mga babae ng buong bahay. Ang libo-libong mga patterns sa isang kinalap ay tumutukoy sa alamat at mga kwento na nakikita ng mga Dreamweaver sa kanilang buhay. Si Kodalu, isang espiritual na tagapag-alaga, ay gumagabay sa mga paghahabi ng tela. Isang prosesong pinayaman ng mga ritual. Para sa mga mapagbantay ng mata ni Kodalu sa mga manghahabi, kilala siya bilang tagapag-alaga ng tela. Dahil sa espiritual na connection ito, hinahalagahan ng mga tibuli ang tela at ang kanilang makasanayan. Critique natin na abaka, gagawin natin na trip upang talisa sa pag-how to design dito na lang. So, yan. So, tingnan natin yung universe natin. Buffet na. Yan. So silang dulay, bakit siya tinatawag na Dreamiverse? Kasi yung mga design ay galing sa panaginip. O ginadream niya yung mga pattern, iba't ibang mga design. Tapos naasay mga more than 100 pattern galing sa panaginip. Yes po. So yan. Good liver. Tinalak. O sa first step, parang magbunting-bunting. Lisan na kayo. Lisan sa paghagot pa lang. Mauna ni siya yan. First step. Ang first step na ito, katong pagtutulo sa abaka. Pero kani siya? Number 9 na yan. Ah, number 9. Mauna ni siya bago magbunting. Oo, paano na. So, okay na ma'am. Apo. So, pagkatapos ng pag-design, ako nilang ako ng rinit. Ito. Pagkatapos ng pag-design, na-effect ang color niya. Dili ko ha? Yes. So, kani, kanalong 3 used for black dye. For black niya siya. Dili ko siya kanalong. Ah, hindi. Kasi natural siya. May tanom niya siya eh. So, yan. So, kanalong 3 for black dye, 7 days siya ipakulo. Para maging effect sa abaka. Mm. Ang mga maroon-maroon eh mo. Guaba na yan. Si guaba? Dayabas. Huh? Daon ng dayabas. Guaba. Ay. So ito naman ma'am. Aloko 3. Para unya color? Para sa pula. Para sa wow. Pula. Ang gamit 3, katong roots niya. Tapos logo ay ilaga ko. Ilaga ko siya. Sa 6 meters na ito, dapat kailangan na ito logo siya sa... Ano? Pero ang gamit na ito ni Katong Rose niya. Oo, yeah. Kay Dinik man siya mag-tave. Jumbos-jumbos lang. So the resulta? Ito na. Walang pula. Wow! Black is kanalong 3 for dye, yes. The red is loco 3. Oh. Ito, the roots. Ang puti. The white is the natural abaka. The original tanalak is 3 colors only. Red, white, and black. That is a traditional color. Bakit silang dulay naka-adko sa Amerika? Kasi ipakita niya ang traditional tanala, the 3 colors, red, white, and black. Nakatun na sa Amerika si Lola. President Felipe Ramos. Opo. Yan. President Ramos. Ay, naabutan niya sa... So, siya ang nag-ano kay Lola as agama ba? Siya ang nag-recognize. Yes. Tugod sa kay Ramos. Opo. Oh. Tapos NCCA ko. Sila. So, yan. Amon ang mga proseso na sa pagkakabi ng tinalak. So, ang pagproseso sa tinalak is it take 3 to 4 months. Yung totoong proseso, umpisa mo sa pagputo ng abaka hanggang matapos siya. It takes 3 to 4 months. So, ito.
kapag yung Master Weaver ang gumawa ng pag maghahabi ang tanalang, is iba yung mga design at presyo. Tulad kay nanay, nasa 1,000 yan. To 1,005 per meter. Opo. Oo. So pag ingon ani siya ma'am, ang tawag na to dre is tanalak. Pag ingon ana, that is a mother of tanalak. Nanay na mga yekum. Nanay na master. Oh, nanay sa mga ito. Kasi malapad tapos iba't ibang mga design andyan. Ah, mga kumbay. Oh, bawat design may mga ibig sabihin, may mga meaning sa may mga pangalan. So kaya tinatawag siya na yekum o mother of tanalak. Dahil sa spiritual na connection ito, pinahalagahan ng mga tiboli ang tinalak at ang kanilang mga kasanayan sa paghahabi. Kadalasang tumatagal ng ilang buwan para lang matapos ang isang kahabaan ng tela. At maingat na pinipili ang pinakamahusay na pinagmumulan ng mga halaman upang kulayan ang mga kanilang hinahabi. Sa panahon ng proseso ng paghahabi, sinasabing tumitira si Kudaro sa bawat individual na sinungid upang ang mga habi ay mas magiging tumpak sa paghahabi at upang maiwasang mapukaw ang kanyang galit. Tradisyon din para sa mga tiboli na mag-iwan ng alay para kay Kudaro, tulad ng mga hinabing blusa at alabas sa paligid ng lugar ng paghahabi. Para afolo sa halagso mang laamen ng dega nagsalamat iwong gisam gumit na wahlo o mano mafan ko o nang bilang esta nang uyo kun bilang esmong komlo ginagamit ang tinala para sa mga layuning ritual o bilang pag-aalay sa mga espiritu at sa mga tao. Ipinagpapalit din ito sa pagitan ng mga pamilya para sa pagkain at mga salay sa ekonomiya at pagbabarter. Ito, proseso na ito ay nananatili. Maraming komunidad ang umaasa sa komersyal na pagbibenta ng tinala para sa pamilya. Ang sismitas na to today siya. Igam memburuhan dengan hati lam membuat tendanan dan faham ke fakang ketunggu kerau rekam ni wasi gulaan kemajon ni bak bengau sen ya semdu ke wanad nem ko binam dunia.